Magandang tanghali, kumusta po? Narito po ulit ang update natin para sa lagay ng ating panahon na kung saan sa ngayon po ay nananatili pa rin na wala tayong binabantayan na anumang sama ng panahon sa loob at labas po ng ating area of responsibility. Wala po tayong namamataan mula rito na hangin po na umiikot-ikot yan sa Pacific Ocean. Indikasyon po yan na walang banta ng sama ng panahon, lalo na po ang bagyo na tatawid sa ating bansa for the next 5 to 7 days. At ito nga pong pinapakita ng forecast model natin pong ginagamit hanggang po sa susunod na 2 linggo. At para naman po sa lagay ng ating panahon ngayon, amihan pa rin po ang patuloy na umiiral dito po sa northern part ng Northern Luzon. At easterlies po ang dominanteng umiiral sa malaking bahagi po ng ating bansa. At mayroon na pong namumuon na ITCJ dyan naman po sa southeastern part ng Mindanao. Ngayong hapon ay patuloy pa rin po tayong makakaranas ng makulimlim na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan sa ilang bahagi po ng Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon. At may mga isolated rains po sa ilang bahagi ng Kabisayaan at Mindanao, lalo na po dyan sa may southeastern part po ng Mindanao. Epekto po yan ng ITCJ. Ang pong mga baybayin, dulot po ng amihan ay may kataasan po ang mga alon sa mga baybayin po ng Batanes, Babuyan Islands at Cagayan. Nang mga alon po dyan ay posibleng aabot hanggang po sa 2.5 to 4 meters height. Kaya iwasan po muna natin ang pumalaot dyan, lalo na po sa mga mangingisda na gumagamit po ng maliliit na bangka para po makaiwas sa mga sakunang pangkaragatan. So, yun po ang latest update natin sa araw na ito. At ako po muli si James na nagsasabing, sa kahit anong pagsubok po na darating sa ating buhay, huwag na huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Thank you and God bless!